Kabanata 501. Ngayon, biglang lumitaw si Soren Sage ng yinyang sa pangunahing koponan ng Preston. Nagkaroon lamang ng isang layunin. Iyon ay para pigilan si Blake Darby sa pagpunta sa River Village. 50 taon ding hinahanap ng mga taong yinyang ang punong ministro ng River Village na may itim na damit. Nais din nilang i-settle ang ilang lumang score sa Barrett Yearwood. Pero gustong makisali ni Blake. Ang mga taong yinyang ay nagpadala ng isang tao sa Preston main team para pigilan si Blake sa paglampas. Sa kasamaang palad, walang makakapigil kay Blake na gawin ang gusto niya. Sa isang iglap, nagpalitan ng suntok ang dalawa. Tumayo si Blake habang nasa likod ang mga kamay. Ang kanyang mga lilang espada ay parang tsunami na tumama sa buong mundo at bumalot sa ulo ni Soren. Ang katawan ni Soren ay napuno ng itim na puwersa na bumubuo ng isang hadlang. Dahil nalilinang ang kanyang puwersa hanggang sa puntong ito, hindi malayong marating ni Soren ang tugatog. Sa pinakakaunti, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Blake ang isang martial artist na linangin ang kanyang puwersa sa ganitong lawak. Sa kasamaang palad, kahit na gusto rin siyang talunin ni Blake. Ang itim na kalasag ni Soren ay nabuo ng mga tipak ng itim na puwersa na tumatakip sa kanyang buong katawan. Ang tibak na hindi malalampasan ng lilang liwanag ay bumangga sa espada at nabali ang dulo ng espada. Kasunod nito, ang buong espada ay mabilis na nabali. Ang pangalawang lilang espada ay pareho. Ang katatagan ng itim na ilaw na kalasag ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Ang maputlang mukha ni Soren ay malamig at walang puso habang sinasabi niya, bumalik sa Preston main team. Ako lang ang baalang pigilan ka ngayon. Hindi kita sasaktan. Ngumiti si Blake. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang gwapong mukha ay medyo malamig. Sa laban ngayon, kung hindi dahil sa kanyang pag-aalala, nabasag na niya ang dibdib ni Soren sa isang hampas ng espada. Kung tutusin, ang kaharap niya ay ang biological father ni Heather. Kung papatayin siya ni Blake, paano niya haharapin si Heather sa hinaharap? Sa pag-aalala sa kanyang puso, nawala ang talam ng kanyang espada. Ang kapangyarihan ng Dang Chi Imperial Sword ay nabawasan ng higit sa 30%. Kung gusto ni Blake na patayin ang kabilang partido, sa tingin mo ba ay mahirap? At saka, nasugatan pa si Blake. Talagang nasugatan ng palad ni Hiroshi Takaida si Blake. Hindi pa ganap na nakaka-recover si Blake mula sa pinsalang dulot ng hampas ng palad na iyon. Ang mga kahihinat na ng pagpapakawala ng kanyang buong lakas ay tiyak na haantong sa mga pinsala. Ito ay tila isang bagay na walang pagpipilian. Nanlamig ang mga mata ni Blake. Tumaas ang kanyang hangarin sa pagpatay habang pinagmamasda ng mga lilang espada na isa-isang nabasag. Mula nang ipakita ni Blake ang Dang Chi Imperial Swords. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng napakalakas na kalaban. Pambihira ang lakas ni Soren. Ang itim na puwersa sa kanyang harapan ay bumuo ng isang kalasag. Hinarang niya ang siyam na lilang espada ng magkasunod na hindi nang hina. Sa halip ay pinukaw nito ang layuning pumatay kay Blake. Dati, dahil sa kanilang personal na relasyon, hindi nang ahas si Blake na pumatay. Ito ay dahil si Soren ay ang sinumpa ang kapatid ng kanyang ama, si Liam Darby. Ang mga pamilyang Darby at Sage ay naging magkaibigan sa loob ng 80 taon. Ang pagkakaibigang ito ay ipinasa sa loob ng 3 henerasyon. Ngayon na kaya ang katapusan ng kanilang relasyon. Iniisip pa rin ni Blake ang kanyang personal na nararamdaman. Hindi niya siya pinatay dahil kina Lola Sage at Heather. Kung siya ang pumatay. Kung namatay si Soren sa ilalim ng espada ni Blake. Kung ang mga kamay ni Blake ay nabahira ng kanyang dugo, paano niya magagawang harapin muli ang pamilyang Sage sa hinaharap? Sa sandaling ito, dahil magkaaway tayo, dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya. Malamig na sabi ni Soren. Young Master, hindi ka na maawa. Kung hindi, tiyak na gagawin mo saktan mo siya. Tumingin si Old Man Zito kay Blake at mahinang pinaalalahanan siya. Kinagat ni Heather ang manipis niyang labi. Ang kanyang malinaw na mga mata ay kumikislap sa sakit. Hindi niya alam kung ano ang pipiliin niya. Ang bigla ang eksena ngayon ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Maging si Blake ay hindi inaasahan na buhay pa si Soren. 10 taon niyang peke ang pagkamatay niya at bumalik ngayon.
Kinakatawan niya ang mga taong Yin Yang at naging isang dalubhasang nakakagulat sa mundo. Malamig na sinabi ni Soren, ang Northern King ay bata pa at nasa mataas na posisyon. May hawak kang dakilang kapangyarihan. 13 taon ang paglilinang sa hilagang teritoryo ay nagpasindag sa buong Hansworth. Nasupil mo ang 8 bansa sa labas ng mga hangganan, at ang espada ng Northern King sa iyong baywang ay nabahira ng dugo ng milyon-milyong kaaway. Ang marangal na batang Northern King ay isang malambot na tao na puno ng pagmamahal. Paano niya sasabihin ang tungkol sa kanyang hegemonya sa hinaharap? Ano ang kailangan mong balikitan ang kinabukasan ng Hansworth? Ang mga taciturn na salita na binigkas ni Soren ay lubhang matalas sa sandaling ito. Ang kanyang mga salita ay pinipilit si Blake. Pinipilit siyang patayin ni Blake. Walang sino man ang makapagpapahiya sa hari ng hilagang teritoryo. Ang malalim na mga mata ni Blake ay kalmado tulad ng isang pool ng walang tubig na tubig. Ang kanyang mga salita ay sapat na upang magalit si Blake. Minamaliit ni Soren ang batang Northern King na ito. Gayunpaman, ang mga salita ba ay talagang walang silbi? Patayin mo ako. Malamig na sigaw ni Soren. Gawin mo ang iyong makakaya at lumaban hanggang kamatayan. Sa labanan sa Mount Sheberg, pinatay mo ang higit sa 1,000 sa aking mga Yin Yang na tao at higit sa 10 hari ng impyerno. Ilang beses mong nilabag ang 17 batas ng Yin at Yang. Nang matapos siyang magsalita, inilabas ni Soren ang sariling pressure. Ang itim na kapangyarihan na pumupuno sa kanyang buong katawan ay naging puwersa at pinakawalan. Ang mga alon ay tumaas mula sa lupa. Isang bagzo ng hangin ang hamampas. Itim ang hangin. Niwalis nito ang buong The Preston main team. Para itong malamig na hangin na papawiran sa lupain. Inilagay ni Blake ang kanyang kanang kamay sa likod ng kanyang baywang, at sa bahagyang paggalaw ng kanyang kaliwang daliri, tahimik na lumitaw ang isang lila na longsword. Malamig niyang sabi, pinlit mo akong gawin ito. Walang kinalaman ang laban na ito sa relasyon naming mag-ama. Ang iyong paggabay ay lubos na pinahahalagahan. Bahagyang tinapik ni Blake ang lupa gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa at lumundag. Lumipad siya sa kalangitan at sinalubong ang malamig na hangin. Ang purple sword sa kanyang kamay ay naglabas ng matalas na sword intent. Ginulat ng espada ang buong Preston. Ang layunin ng espada ay parang kulog na inihayag ang layunin ng pagpatay nito. Tumayo si Soren sa pagitan ng langit at lupa at sinabi ng may tame time na ekspresyon, Soren Sage ng Yin at Yang, pakiusap, paliwanagan ako, kamahalan ng hilagang hari. Martial arts ceremony, pagtukoy ng tagumpay at pagkatalo, pagtukoy sa buhay at kamatayan. Napagpasyahan ni Soren na siya ay isang miyembro ng Yin Yang. Ang labanang ito ay hindi isang away sa pagitan nilang dalawa. Ito ay ang paghaharap sa pagitan ng hilagang hukbo at ng mga taong Yin Yang. Sa harap ni Soren, ang kanyang kalasag ay parang hindi natitinag na bundok. Ang mablock ang chi sword ni Blake ay sapat na upang patunayan ang kanyang nakakatakot na lakas. Pero ngayon, si Blake, na nakasuot ng puti, ay bumaba mula sa langit na parang isang walang kamatayan, sinasaksak ang kanyang espada sa kalasag. Nahulog ang espada, at natagos ang kalasag. Swoosh! Ang talim ng espada ay tumagos pa sa kalasag. Ang kalasag ay nabutas. Dahil sa eksenang ito, lumiit ang mga mag-aaral. Talagang nakakatakot ang espada ni Blake. Sinabi ng lahat na si Blake ay isang henyo ng 1,000 taon. Gayunpaman, sinabi ni Harun Lincoln sa Mount Sheberg na si Blake ay hindi isang henyo ng 1,000 taon. Sinabi niya na nagsinungaling siya sa mundo. Marahil ang nawawalang guro na si Finley Inagi lamang ang nakakaalam na mataas ang talento ni Blake. Ngayon, nabasag na ni Blake ang kalasag, at ang kanyang mahabang espada ay tumagos pa. Ang buong lila na longsword ay tumagos sa 60% ng kalasag, nakatumbas ng higit sa kalahati nito. Idiniin ang dulo ng espada sa kanang dibdib ni Soren. Unti-unting naging deadlock ang sitwasyon. Ang isa ay ang pangunahing umaatake, habang ang isa ay ang pangunahing tagapagtanggol. Umiling si Heather na may luha sa mga mata. Tumigil ka sa pakikipag-away. Walang nakinig sa kanya. Ang labanan ay umabot sa yugtong ito. Ito ay hindi isang personal na labanan. Ito ay ang paghaharap sa pagitan ng hilagang hukbo at ng mga taong Yin Yang.
Mula nang kontrolin ni Blake ang hilagang hukbo, hindi nila kayang matalo. Kung sila ay matalo sa hinaharap, ito ang araw na namatay si Blake. Sa kasamaang palad, ito ay tiyak na hindi ngayon. Hindi rin tumigil si Soren. Hinawakan ni Blake ang espada sa kaliwang kamay at inilagay ang kanang kamay sa likod ng bewang. Ang espada na bumaba mula sa langit ay sinira ang kalasag ni Soren at tumagos ng 70%. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Break. Kabanata 502. Isang salita lang mula sa kanyang bibig ay parang kulog. Ang lilang espada ay tumagos sa kalasag at nabasag ito. Tumagos ang espada sa kanyang dibdib. Nanlamig ang mga mata ni Blake Darby nang matapos niya ang lahat ng ito. Walang magawa si Heather Sage habang ang taong pinakamalapit sa kanya ay nagpasya sa mananalo at sa buhay at kamatayan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng labanang nauna sa kanya. Kung nanalo ang hilagang hukbo, ang mga taong yin yang ay matatalo. Natahimik ang buong lugar. Isang bagzo ng malamig na hangin ang dumampi. Si Harun Lincoln ay nakatayo sa dikalayuan at natakot na nagsabi, talagang natalo si Lord Soren Sage. Ang katayuan ni Soren ay nasa itaas ng Harun. Ubu. Lumuwa si Soren ng isang subo ng dugo. Ang dugo ay madilim na pula at naglalaman ng matinding kapangyarihan ng yin na natatangi sa mga taong yin yang. Ang purple sword sa harap ng kanyang dibdib ay agad na naglaho sa mga tipak ng purple na gas at naglaho sa mundo. Naroon pa rin ang sugat sa kanyang dibdib. Damaaloy ang sariwang dugo sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang mga paa na bumubuo ng maliliit na puddles. Natalo si Soren. Ang kanyang dibdib ay tinusok ng espada ni Blake. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Soren at tinataka ng mga pangunahing acupuncture point sa paligid ng sugat sa kanyang dibdib upang pigilan ang pagdurugo. Namismo ang iyong target. Malamig niyang sabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Si Blake lang ang nakakaalam. Ang kanyang espada ay tumagos sa kanang dibdib ni Soren, hindi sa kanyang kaliwa. Ang kaliwang bahagi ay ang puso, at ang kanang bahagi ay ang silid ng puso. Ang kaliwa ay ang puso, ang kanan ay walang laman. Ito ay isang bagay na malalaman ng sinumang may kaunting kaalaman sa medisina. Kung ang espada ni Blake ay tumagos sa kaliwang dibdib ni Soren, ang kanyang puso ay nabutas. Kung ang puso ni Soren ay tinusok ng espada, tiyak na namatay na siya. Hindi siya pinatay ni Blake. Paano niya nagawang patayin? Scram! Walang pakialam na sabi ni Blake habang nasa likod ang mga kamay. Sa isang salita, gusto niyang makaalis si Soren sa Preston. Umiling si Soren. Sabi ko, nandito ako para pigilan ka ngayon. Pipigilan kita sa buhay ko. Ang kanyang mga salita ay matatag at hindi nag-iwan ng anumang puwang para sa negosasyon. Ngayon, nais ni Soren na panatilihin si Blake sa pangunahing koponan ng Preston at huwag siyang payagang pumunta sa River Village. Nagkaroon ng malaking pagbaril sa River Village. Ito ay ang punong ministro na nakasuot ng itim. Ang mga dalubhasa sa yin yang ay papunta na doon. Lalong lumakas at lumakas ang hangarin ng pagpatay sa mga mata ni Blake, at ang pagnanais niyang patayin si Soren ay lalong lumakas. Mula nang magkaroon ng damdamin si Blake para kay Heather, pinrotektahan niya ito sa lahat ng oras. Umaasa siya na magiging maayos at masaya siya habang buhay. Si Blake ay taos puso, at ginagawa niya ang kanyang ipinangako sa kanya. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga taong yin yang ay nagpadala kay Soren. Malinaw na ipinakita nito na nakita nila ang kahinaan ni Blake. Si Heather ang kahinaan ni Blake. Ang babaeng ito ang naging hadlang ni Blake. Naroon din ang mga kamag-anak ng pamilya Darby at ang matandang babae ng pamilyang Sage. Lahat sila ay mga soft spot ni King Blake. Gaano man kalakas ang isang tao, kapag sila ay sinamantala, siya ay nasa awa ng kabilang partido. Ito ay normal. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay magkakaroon ng mga abnormal na kondisyon. Parang Blake lang. Ang hari ng hilagang teritoryo ay hindi kailanman gumawa ng anumang mali sa kanyang buhay at hindi siya kailanman pinagbantaan. Mas mahalaga na protektahan ang kanyang bansa kaysa protektahan ang isang babae lamang. Noong 9 taong gulang si Blake, ang kanyang guro, si Finley Anagi, ay personal na nagturo sa kanya kung paano pumili. Isang pangungusap ang itinuro niya sa kanya.
Si Blake ang hari ng Hilaga, at siya ang may pananagutan sa kaligtasan ng 8,000 milyang linya ng depensa. Siya ang commander ng Hilagang Hukbo, at umaasa siya ng milyon-milyong kasamahan niya. Siya ang pinuno ng daang general sa militar, at lahat ng mga sundalo ay sumunod sa kanyang mga utos. Kung pinagbantaan si Blake, lahat ay madadami. Kung ang Hilaga ay nasa problema, ang lungsod ay abandonahin. Kung maapektuhan nila ang Hilagang Hukbo, tiyak na may mga sundalo ng Hilagang Hukbo na mawawalan ng buhay at duguan. Kung sangkot ang militar, lahat ng general ay maaapektuhan. Walang kahinaan si Blake. Napuno siya ng kapalaran at kaluwalhatian ng bansa. Hawak niya ang dakilang kapangyarihan at hindi pinahintulutang lumitaw ang anumang kahinaan. Hindi siya makontrol ng iba. Hindi mo maiintindihan kung hindi ka kasali dito. Hindi mahalaga kung hindi niya maintindihan ang lowika. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Dahil iyon ang kaso, ipapadala kita sa iyong paglalakbay ngayon. Ganito dapat ang Northern King. Ang kanyang mga kamay ay dugong bakal, at siya ay may espiritu ng isang Panginoon. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa maputlang mukha ni Soren nang sabihin niya, "Blake, kung gusto mong makamit ang magagandang bagay, maaari mong patayin ang iyong mga mahal sa buhay. Kung nais mong makamit ang magagandang bagay, maaari mong patayin ang iyong mga kamag-anak." Ang pangungusap na ito ay nagmula sa unang may-ari ng Phoenix Robe. Ang Empress Dendee Togo ang lumikha ng maunlad na panahon ng Togo Dynasty. Sa loob ng libu-libong taon sa Handsworth, siya ang naging empress sa mahabang panahon, na pinipigilan ang lahat ng kalalakihan ng isang panahon. Kalmado ang ekspresyon ni Blake habang marahang inilagay ang kaliwang kamay sa hilt ng espada sa kanyang baywang. Ito ang espada ng Northern King. Kung ang talam na ito ay binunot, tiyak na may mamamatay ngayon. Tumayo si Soren sa pasukan ng base ng pangunahing koponan ng Preston. Kahit anong mangyari, hindi siya at risk ngayon. Walang pakialam na sinabi ni Blake, "Fraser, pamunuan mo ang iyong tropa at umalis ka kaagad. Tumungo sa River Village at protektahan ang punong ministro sa lahat ng mga gastos. Ang Diyos ng digmaan ng ating bansa ay hindi papayagang bumagsak." "Opo, Ginoo. Aalis na sana ang matandang si Zito." Gayunpaman, ginawa ni Soren ang kanyang hakbang. Malamig niyang sabi, "Tigilan mo siya. Patayin siya. Lord Soren, nangunguna lang ako." Talagang natakot si Heron kay Blake sa Mount Sheberg. Hindi na siya gustong pumunta dito ngayon, ngunit wala siyang pagpipilian. Ngayon, gusto ni Soren na patayin niya si Old Man Zito. Wala talaga siyang lakas ng loob na kumilos. "Kung hindi ka kikilos, papatayin ni Master Yang ang iyong buong pamilya." Nanlamig ang mga mata ni Soren. "Bakit ikaw?" Nanlilisik ang mga mata ni Heron sa galit. Naiinis din siya sa pagbabante ng iba sa kanyang pamilya sa mundo ng mga tao. Si Heron ay isang half-step pinnacle na may napakataas na katayuan, ngunit siya ay pinagbantaan ni Soren. Hinawakan ni Blake ang kanyang espada at hinarap si Soren. "Walang pakialam niyang sinabi, Heron, noong gabing iyon sa Mount Sheberg, sinabi ko sa iyo na kung pamunuan mo ang yin yang na magpasakop sa akin, ginagarantiyahan ko ang iyong kaligtasan. Kamahalan, kung ako ay sumuko, ang aking buong pamilya ay papatayin." Ngumiti ng mapait si Heron at umiling. It was really uncomfortable for him to be stuck in the middle. "Nasaan ang mga kamag-anak mo?" Walang pakialam na tanong ni Blake. "Ilipat ang iyong buong pamilya sa Hilaga, at paprotektahan ko sila." Naging mapagbigay si Blake sa pag-alok niyan. Gayunpaman, umiling si Heron, na nagpapahiwatig na masyadong simple ang iniisip ni Blake tungkol sa mga taong yinyang. Pagkasabi nun, tumalikod siya at pinigilan si Old Man Zito na umalis. Ang mga mata ni Blake ay kumislap ng matinding liwanag. Walang hiya si Heron. Kung hindi Jean Austin ni Blake na supilan ng mga taong yin yang, pinatay niya sana siya ng gabing iyon sa Mount Sheberg. Dahil gusto niyang mamatay ngayon. Pagbibigyan ni Blake ang kanyang hiling. Ang hilagang malamig na espada ay nakalabas. Sa sandaling ilabas ang sandata na may bahid ng dugo, naglabas ito ng kahangahangang layunin ng pagpatay. Ang eksena ng mga maltong nananangis at mga lobo na umaangal ay tila pinakawalan mula sa espadang ito. Ito ay mas masama kaysa sa mga kalahating patay na bagay tulad ng mga taong yin yang.
Ang bilis naman ni Blake. Nang hindi ginagamit ang kanyang walong diskarte, ang kanyang normal na bilis ng paggalaw ay 150 metro bawat segundo. Matapos ay activate ang walong mga diskarte, ang kanyang bilis ay tumaas ng gusto. Naabot nito ang antas ng subsonic na bilis. Ni hindi napigilan ni Soren ang bilis na ito, pati si Harun. Masasabing ang bilis ni Blake sa pag-activate ng walong teknik ay mas mabilis pa sa Pinnacle Martial Artists. Isang bilis na 300 metro bawat segundo. Sino ang makakapigil sa kanya? Gamit ang espada ng Northern King sa kanyang kaliwang kamay, si Blake ang pinuno ng hilagang hukbo. Kung galit ang Panginoon, babalik ta rin ang mundo. Laging sinasabi ng mga ordinaryong tao na kapag galit ang isang tao, dadanak ang dugo kung saan-saan. Kabanata 503. Kapag nagalit ang emperador, ang dugo ng mga tao ay damanak. Gayunpaman, ngayon, ang galit ni Blake ay magiging sanhi ng pagdanak ng dugo. Habang nasa kaliwang kamay ang espada ng Northern King, dumating si Blake sa harap ni Harun Lincoln at walang pakialam na sinabi, "Napakaraming mukha ang ibinigay ko sa iyo ngayon." "Ano?" Tumindig ang mga balahibo ni Harun, at ang kanyang katawan ay likas na naninigas. Ang bilis ni Blake ay mas nakakatakot pa sa labanan sa Mountainish. Bago pa man lumipas ang isang segundo, lumitaw na si Blake sa kanyang likuran, hawak ang espada ng Northern King sa kanyang kamay. Ang nakakatakot na layuning pagpatay na iyon. Sinong hindi matatakot dito? Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang panig. Namumula ang mukha ni Harun nang maramdaman niya ang nakapangingilabot na layuning pagpatay na inilabas ng Northern King sa likod niya. Nagulat si Soren Sage. Tumalikod siya at kinarga. Naglabas siya ng itim na longsword, ang dulo nito ay naglalabas ng sword chi. Ang puwersa ay maaaring ilabas sa pamamagitan ng mahabang espada at maging sword chi. May balak ding pumatay si Soren. Sumakay siya mula sa likuran, ang bilis niya na parang sisni, gustong kunin ang buhay ni Blake. Hindi man lang lumingon si Blake. Hinawakan niya ng kanang kamay ang balikat ni Harun at inihagis sa likod niya. Swoosh! Kapag ang mga naturang eksperto ay lumaban, kapag ginamit ang isang killing move, imposibleng bawiin ito. Ang bilis ng galaw niya. Sa tatlong figure, ang pinakamahina ay may lakas sa labanan ng isang kalahating hakbang na tuktok. Halata na ang espada ni Soren ay tumagos sa dibdib ni Harun, at hindi niya mabawi ang kanyang pagpatay. Umirap si Harun at tumalsik ng dugo. "Ikaw, ikaw, patayin!" Ang mga mata ni Soren ay naging mabangis, ngunit walang ekspresyon ng pagkabigla o galit. Sa halip, sinaksak niya muli ang kanyang espada. Tumagos ang espada sa dibdib ni Harun at dumiretso sa lalamunan ni Blake. Ang espada ng Northern King sa kaliwang kamay ni Blake ay tumusok sa tiyan ni Harun. Ang mahabang sable ay tumusok pasulong, at ang talim ay tumagos sa tiyan ni Soren. Agad itong damaikit sa tiyan ni Soren at tumagos sa kanyang katawan. Sinaksak niya ang dalawang tao gamit ang kanyang espada. Tumayo si Blake sa kinaroroonan niya. 2 pulgada lang ang layo ng espada ni Soren sa kanyang lalamunan. Bang! Ang puwersa ni Blake ay parang avalanche, at iniwan nito ang kanyang kamay kasama ang espada ng Northern King. Ang dalawa sa kanila ay ipinako sa makapal na pader ng base ng pangunahing koponan ng Preston ng espada ng Northern King. Ang espada ay tumagos sa dalawang eksperto. Ang isa ay isang half-step na tugatog, at ang isa ay parang tugatog. Ang mga pamamaraan ng pagpatay ni Blake ay hindi mas mahina kaysa sinuman sa mundo. Huwag kalimutan na ito ay isang batang halimaw. Ang kapaligirang kinalakihan niya ay ang larangan ng digmaan sa hilagang teritoryo. Ang mga martial artist na nakaligtas sa larangan ng digmaan ay pawang walang awa. Kung kailanman ay makatagpo ang isang matinding sinta, eternal grasp o pagkakataon at malupit na pamamaraan ng pagpatay ay hindi isang bagay na maihahambing ng mga martial artist sa labas ng mundo. Sa loob ng parehong antas, ang mga martial artist ng militar ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Sa sandaling ito, natapos na ang labanang ito. Walang batik ang damit ni Blake, at nasugatan niya silang dalawa. Napaiyak si Heather. Mabilis siyang bumangon at hinawakan ang braso ni Blake.
Nagsusumamo ang mga mata niya habang bumubulong, "Stop fighting, Blake. Please, huwag kang umiyak. Binitawan kita ngayon, ngunit may ilang bagay na nag-iiwan sa akin ng walang pagpipilian." Pinunasan ni Blake ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sinabihan siyang tumigil sa pag-iyak. Ang lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa hakbang-hakbang na pagpindot ni Soren. Pinilit niyang patayin si Blake. Dahan-dahang tumayo si Old Lady Sage at mariing sinabi, "Heather, bumalik ka. Huwag mong pigilan si Blake. Lola, tatay ko yan." Hindi makapaniwalang tumingin sa likod si Heather. Hindi siya makapaniwala na hindi pinipigilan ng kanyang lola si Blake. Mas nakikita ito ng matandang babae kaysa kay Heather. Sinabi niya sa mahinang boses, "Ang iyong ama ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali sa pamamagitan ng pagsali sa mga taong Yinyang at naging mga kaaway ng Northern King. Dapat makita mo siyang rebelde. Mula ngayon, si Soren Sage ay hindi na anak ng pamilyang Sage. Hindi mo rin siya tatay. Ang pamilyang Sage ay hindi nagtataas ng mga taksil. Uto anak, ang labanan ngayon ay sa pagitan ng Hilagang Hukbo at ng mga taong Yinyang. Ito ay hindi isang personal na labanan. Kung matatalo si Blake, ang mga lihis na ito na naglalakad sa dilim ay gugustuhin na kontrolin ang mundo. Sa mundong ito, ang kabisera ang namamahala nito sa araw, at ang mga taong Yinyang ang namamahala nito sa gabi. Ang kabisera ay nagmamalasakit sa mga buhay, ngunit sila ay nagmamalasakit sa mga patay. Ito ang naghahati sa mundo at naghahati sa bansa. Siya ay isang rebelde. Patayin siya." Ang Old Lady Sage ay may ulo na puno ng pilak na buhok at may hawak na tungkod na may ulo ng dragon. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong bihis ng pangunahing koponan ng Preston. Sabay-sabay na tumingin si Steve Xavier at ang iba pa, ang kanilang mga titig ay hindi sinasadya na nagbubunga ng ilang paggalang. Ang matriarch ng pamilyang Sage ay tunay na isang babae na hindi mas mahina kaysa sa isang lalaki. Kahit matanda na siya, hindi siya magulo. Siya ay hindi mas mahina kaysa sa isang lalaki. Ang kanyang mga salita ay malinaw at matunog. Sinabi pa nga ng matriarch kay Heather ang tungkol sa mga problema at paghihirap na kinakaharap ni Blake. Ang hitsura ni Soren ay isang hakbang sa paghahambing. Si Blake ay hindi lamang ang hinaharap na manugang ng pamilyang Sage, kundi pati na rin ang hari ng Hilagang Teritoryo. Ang labanan ngayon ay lalong mahalaga. Natigilan si Heather. Gayunpaman, may ilang bagay na hindi nakikita ng mga batang babae sa ganitong edad. Tanging si Old Lady Sage ang makakapagsabi. Bakit nirerespeto ni Blake ang matandang babae na ito? Dapat maintindihan ng lahat ng tao dito ngayon. Ang katwiran sa puso ng matandang babae na ito ay maliwanag na makikita ngayon. Hinawakan ni Old Lady Sage ang kamay ni Heather para pigilan siya na magdulot ng gulo. Mahina niyang sinabi, sa laban ngayon, hindi nagkakamali si Blake. Ipinagtatanggol niya ang prestihiyo ng bansa. Anak, huwag mo siyang kamuhian. Kailangang gawin ng isang lalaki ang dapat gawin ng isang lalaki. Ginawa niya ang tama. Lola, napuno ng luha ang mga mata ni Heather. Ngayong araw, walang makakapigil kay Blake. Tulad ng sinabi ng matriarch, kahit sino ay maaaring matalo sa isang labanan sa pagitan ng mga pangunahing entity, ngunit hindi magagawa ni Blake. Ang kompetisyon sa pagitan ni Blake at ng iba't ibang entity. Ano ang ipinaglalaban nila? Ipinaglalaban nila ang kapalaran ng bansa. Kung matalo si Blake, mananalo ang Yinyang entity. Mula noon, ang mga taong Yinyang ay nag-uudyok ng kaguluhan at gumala sa mga lupain ng Handsworth. Hindi nila susundin ang mga batas ng bansa at baliwalain ang kapangyarihan ng bansa. Susunod sila sa tinatawag na 17 batas ng Yin at Yang. Ang kabisera ay nagmamalasakit sa mga buhay, at sila ay nagmamalasakit sa mga patay. Sa araw, ang kabisera ang namamahala sa mundo, at sa gabi, ang mga taong Yinyang ang namamahala. Kapag nakita mo na ang lahat ng iyon, mauunawaan mo. Nais ng mga taong Yinyang na hatiin ang kapangyarihan ng bansa, at nais nilang hatiin ang kapalaran ng bansa. Sa tingin mo, susuko si Blake? Hindi siya susuko. Hindi matatalo si Blake. Kung siya ay matatalo, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Kung umatras si Blake, lalakas ang mga taong Yinyang.
Nagkaroon din ng kompetisyon sa pagitan ni Blake at ng mga makapangyarihang pamilya. Ang mga bagay na gusto ng mga bastard na ito mula sa makapangyarihang mga pamilya ay hindi maiisip ng isang tao. Bata pa si Blake pero may edad na. Napansin na niya ito noong siya ay 13. Ang mga tao mula sa iba't ibang makapangyarihang pamilya ay nagmanapulya sa lahat ng antas ng pamumuhay sa sekular na mundo at sumisipsip ng malaking halaga bawat taon. Nitong mga nakaraang taon, pinasok pa nila ang 3 hukbo, 9 na departamento, at 24 na dibisyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang natatanging alagad. Gusto nilang mamuno kahit may pera sila. Ano ang gusto nilang gawin? Nais nilang kontrolin ang kapalaran ng bansa. Nais pa nilang makuha ang mga pribilehiyong mayroon sila noong sinaunang panahon. Anong mga pribilehiyo ang mayroon ng makapangyarihan at aristokratikong mga pamilya noong sinaunang panahon? Ang pagpatay ay hindi isang krimen, ang lupang sakahan ay walang buwis, at ang mga opisyal na titulo ay namamana. Kung talagang nagtagumpay ang mga makapangyarihan at aristokratikong pamilyang ito, paano mabubuhay ang mga ordinaryong tao? Nakatayo si Blake sa pagitan ng langit at lupa. Maaaring sugpuin siya ng mga martial artist ng mga makapangyarihang pamilya, at maaaring aibuli siya ng mga martial artist ng mga aristokratikong pamilya. Tanging ang mga karaniwang tao sa mundo ay hindi maaaring ipagkanulo siya. Si Blake ay may dimatinding espiritu at gumawa ng mga bagay ng may malinis na budi. Sa makatuwid, ang labanan sa pagitan ni Blake at ng makapangyarihang mga pamilya ay maaaring sa kanyang pagkatalo. Kabanata 504. Kung natalo si Blake sa labanan sa mga makapangyarihang pamilya, ang mga kahihinatnan ng mga makapangyarihang pamilya na nagmamanipula sa kapalaran ng bansa ay hindi maisip. Mayroon ding mga taong iyon sa mga aristokratikong pamilya. Sila ay karaniwang mga ibon ng parehong balahibo ng mga makapangyarihang pamilya. Sa loob ng libu-libong taon, ang dalawang entidad ay nagpapatibay ng mga bono sa pamamagitan ng pag-aasawa. Magkalapit silang magkapatid. Iyon ang dahilan kung bakit bumalik si Blake mula sa hilagang teritoryo. Hindi lamang siya makoronhan at ipagdiriwang ang kanyang 20 kaarawan. Nais din niyang patumbahin ang 2 dakilang entity. Naroon din ang mga sekta. Ano ang mangyayari kung sila ay bumangon? Mas magiging kapahamakan iyon. Ang mga sekta ay ang pinakakomplikado na may lahat ng uri ng paniniwala at doktrina na magulo. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga tao. Naniniwala ang mga tao ng Shaolin Buddhist sect na walang tao sa mundo ang hindi maliligtas. Ang pag-iisip na iligtas ang lahat ng tao sa mundo ay nakakatakot. May mga monghe sa lahat ng dako, at ang kapangyarihan ng Diyos ay pinakamataas. Kung ito ay talagang umabot sa yugtong iyon, ano ang mga kahihinatnan ng banal na kapangyarihan na supilan ang pambansang kapangyarihan? Hindi man lang nang aha si Blake na isipin iyon. May mga ganyang halimbawa noong sinaunang panahon. At mayroong higit sa isang kaso. May mga talaan ng mga bagay na ito sa kasaysayan ng mga susunod na henerasyon. Nakapunta na si Blake sa Shaolin Temple at iniwan pa ang mga salitang ito sa ibabaw ng rebulto ng Buddha sa Grand Hall. Iyon ay, ang lakas ng bansa ay malawak. Ang nasira ay ang puso ng mga monghe na iyon. Ang kapangyarihan ng isang bansa ay higit sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay isang matibay na katotohanan kay Blake. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, ito ang araw kung kailan mamumuno si Blake sa hilagang hukbo upang wasakin ang Mount Sheberg. Sa katunayan, 50 taon na ang nakalilipas nang ang punong ministro na nakasuot ng itim na si Barrett Yearwood ang namamahala sa kabisera, ang mga sekta ay pinigilan hanggang sa puntong hindi sila makagalaw at nabuklod ang kanilang mga tarangkahan. Ang punong ministrong ito na may itim na damit ay mas malupit kaysa kay Blake. Kapag si Blake ay gumawa ng mga bagay, siya ay walang kabuluhan at mapagmataas. Palagi siyang direktang umaatake at pinipigilan sa lahat ng direksyon, hindi pinapayagan ng mga tagalabas na lumaban. Si Barrett ay lubhang walang awa kapag nakikitungo sa mga sekta. Mayroong 2 pangunahing paksayon sa ilalim ng kanyang opisina ng gobernador. Ang isa ay ang Dark Division at ang isa ay ang Special Operation Team. Pinapasok ni Barrett ang mga nakatagong ahente ng 2 pangunahing paksayon sa iba't ibang malalaking sekta ng buong lakas.
Sa oras na iyon, umabot sila sa punto kung saan maaari silang tumagos sa anumang butas. Bukod dito, ang mga nakatagong ahente na nakalusot ay pawang mga henyo ng mas bata henerasyon. Naroon ang lahat ng mga bihirang at ghost talents ng nakababatang henerasyon. Matapos pumasok sa isang sekta, ipinakita nila ang kanilang mga pambihirang talento at naantig ang kaibuturan ng bawat sekta hakbang-hakbang. Ang mga diskarte sa martial arts na ipinasa mula sa iba't ibang mga sekta ay ipinasa sa mga nakatagong ahente. Nang matapos ang 3 taon, inalis ni Barrett ang lahat ng mga nakatagong ahente at pinakopya ang lahat ng mga sinaunang pamamaraan ng martial arts na natutunan nila at ipadala ang mga ito sa 8 institusyon. Ang mga nakatagong ahente na ito ay pawang mga guro ng 8 institusyon. 50 taon na ang nakalilipas, ang nakakagulat na pangyayaring ito ay kilala bilang trahedya ng mga sekta. Nalantad lahat ang mga lihim na martial art technique na hindi itinuro sa mga tagalabas. Sa ganitong paraan, mas gugustuhin ng mga dakilang sekta na putulin ang kanilang pamana kaysa ipalaganap ang mga sinaunang pamamaraan ng martial art sa mga tagalabas. Mas gugustuhin ng mga taong ito na dalhin ang mana sa kabaong kaysa ikalat ito. Masyadong makaluma ang kanilang mga iniisip. Matapos itong gawin ni Barrett. Noong gabing iyon, mahigit 10 pinuno ng sekta at halos 100 pinuno ng sekta ang namatay sa harap ng mga tabletang pang-alaala ng kanilang mga ninuno dahil sa kahihiyan at pagkakasala. Para sa mga taong ito, ang mga sinaunang pamamaraan ng martial arts ang pundasyon ng isang sekta. Iyon ay isang bagay na hindi maaaring malik kahit na sila ay namatay. Sa huli, ang pinakahuling pamamaraan ng iba't ibang sekta ay lumitaw sa 8 institusyon, na nag-aalaga sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon ng mga henyong martial artist. Ang mga taong nagtapos sa 8 institusyon ang mga haligi ng bansa. Sa nakalipas na mga dekada, muling nabuhay ang martial arts. Ang pangunahing dahilan ay ang walang awa na paraan na ginamit ng punong ministro na nakasuot ng itim na si Barrett Yearwood. Pinilit niya ang iba't ibang sekta na ISIL ang sarili nilang mga sekta. Sa loob ng 20 taon, walang nang-ahas na kumuha ng mga alagad mula sa labas. Bakit? Natatakot sila na maulit ni Barrett ang parehong hakbang at magdulot sa kanila ng kaguluhan. Kung ganoon ang kaso, hindi makakayanan ng lahat. Bukod dito, ang mga nakatagong ahente na nakalusot sa mga sekta ay nakakolekta ng maraming madilim na impormasyon mula sa iba't ibang mga sekta sa mga nakaraang taon. Ang pananalita at pag-uugali ng mga nakatataas sa iba't ibang sekta, ilang salita ng paghihimagsik, at iba pa. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa mga kamay ni Barrett. Maaari itong maging katibayan ng pagkawasak ng iba't ibang sekta anumang oras. Ito ang dahilan kung bakit tinataka ng iba't ibang sekta ang kanilang sariling mga sekta sa isang emergency. Kaya, sa lihim na kabangyaman ng hilaga, naitala na ang punong ministro na may itim na damit ay nakatayo sa kabisera, kung saan ang mga makapangyarihang pamilya ay ang kanyang mga aso, ang mga aristokratikong pamilya ay ang kanyang mga baka, at ang mga sekta ay hindi kahit na nagkakahalaga ng pagbanggit. Hindi ito maling naitala, sigurado iyon. Si Barrett ay nag-iisang nakipag-ugnayan sa mga sekta, at halos mahulog sila sa biyaya. Batay sa puntong ito lamang, si Duke Loba ay hindi mas mababa kaysa punong ministro Yearwood. Talagang mas mababa siya. Ang punong ministro na may itim na damit ay maaaring magdala ng kapayapaan sa mundo. Hindi maihahambing sa kanya si Dominic Lowe pagdating sa mga pamamaraan ng pagkontrol sa mga sekta. Tila nagawang takutin ni Dominic ang kabisera at supilan ng mga makapangyarihang pamilya. Sa kasamaang palad, ito lang ang kaya niyang gawin. Kung ito ay ang punong ministro na may itim na damit, magagawa niyang gawin ang lahat ng makapangyarihang pamilya na parang mga aso sa harap niya. Isa pa, third level king pa lang si Barrett noon, paano siya naging war god? 30 taon na siyang namumuno sa militar. Noong panahong iyon, ang daang bansa sa buong mundo ay mas malupit pa kaysa ngayon. Pinigilan at hinarang nila ang lahat sa Handsworth, at ang sitwasyon ay malungkot. Sa udyok ng Alpha Empire, paulit-ulit na sinalakay ng mga nakapaligid na maliliit na bansa ang kanilang mga hangganan. Noong panahong iyon, nagtipon si Bangko ng 6 na legion at sinalakay ang Ludwig Island ng walang babala sa ilalim ng dahilan ng pagtatalo sa Loom Island.
Sa huli, sa gabing iyon, sa Plum Ridge ng Ludwig Mountain Range. May kabuuang 600,000 elite ng bangko ang napatay. Ang pinuno ng bangko, na personal na namuno sa hukbo, ay namatay sa labanan. Ang 600,000 elite sa ilalim niya ay nalipol sa isang iglap, at wala ni isa man ang naiwan. Sa makatuwid, ang awayan sa pagitan ng bangko at Handsworth ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang gayong kahangahangang kilos ay natural na nagmula sa punong ministro na may itim na damit, si Barrett Yearwood. Nang maglaon, ang 200,000 piling sundalo ng Song ay sumalakay sa Ludwig at tinambangan at pinatay ni Barrett sa pampang ng ilog lantern sa Ludwig, na walang iniwang nakaligtas. Naroon din ang masamang bansang iyon, ang Marshland. Malaki rin ang naranasan nila sa kamay ni Barrett. Ang lahat ng ito ay mga lumang kwento. Ang panahon kung kailan si Barrett ang namamahala sa palasyo ay mula 90 hanggang 50 taon na ang nakalilipas. 40 taon siyang nanunungkulan. Si Barrett ay isang ikatlong antas lamang na hari, at pinigilan niya ang buong palasyo hanggang sa hindi na ito makagalaw. Sinabi pa ng mga maliliit na bansa sa paligid na hanggat hindi patay ang punong ministro na nakasuot ng itim, hindi nila sasalakayin ang mga hangganan ng Handsworth. Ang Barrett Yearwood ng panahong iyon ay talagang nagulat sa buong Handsworth. Siya ang nag-hold up laban sa ibang mga bansa. Ngayon, tahimik at payapa ang buhay dito. Ito ay dahil ang kanilang mga ninuno ay nagdala ng isang mabigat na pasanin para sa kanila. Ito ay pareho ngayon. Ang henerasyon ni Blake ay nagdadala ng isang mabigat na pasanin habang sila ay sumulong, na lumilikha ng isang maliwanag at mapayapang mundo para sa susunod na henerasyon. Sa sandaling ito, tama ang lahat ng ginagawa ni Blake. Naglakad siya patungo sa dingding habang nasa likod ang mga kamay. Naipit silang dalawa ng espada ng Northern King sa dingding. Soren Sage at Harun Lincoln. Lumapit si Blake sa kanila at hindi umimik. Dahan-dahan niyang itinaas ang kaliwang kamay at inilagay ito sa hilt ng Northern King Sword. Bilang may-ari ng espada, naramdaman ni Blake na parabang siya ay nasa perpektong pagkakatugma sa malamig na pakiramdam ng metal. Sa sandaling ito, tumutulo ang dugo sa sulok ng labi ni Harun. Nakaranas siya ng matinding pinsala, ngunit humihinga pa rin siya. "Your Royal Highness," na mamaus niyang sabi, "nandito ako sa mga utos. Wala akong choice." Hinawakan ni Blake ang hilt ng kanyang espada at hinugot ang Northern King Sword. Ang kanyang tingin ay malamig at walang awa. Kabanata 505. Matapos maalis ang espada ng Northern King, hindi umimik si Blake Darby. Hindi niya pinasakop si Harun Lincoln. Umatake na naman si Blake. Ang espada ay parang itim na laso ng damapo ito sa leeg ni Harun. Sa isang laslas, nahiwalay ang ulo sa katawan. Tumalsik ang dugo sa kalangitan. Ang ulo ni Harun ay lumipad sa hangin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng sindik at hindi paniniwala. Hindi niya akalain na mamamatay siya ng ganito. Pinatay talaga siya ni Blake. Sa susunod na sandali, hinawakan ni Blake ang espada sa kaliwang kamay, ang dulo ng espada ay tumutulo ng dugo. Itinutok niya ang espada kay Soren Sage, na nakaupo sa lupa sa dingding. Bahagyang gumalaw ang manipis niyang labi. "Nasabi ko na dati, patayin ang lahat ng taong yin yang nang walang awa. Gawin mo." Dahan-daang pumikit si Soren. Siya ay natalo ngayon, at ito ang kanyang kapalaran. Wala siyang sinisisi. Gayunpaman, hindi damapo ang talang ni Blake. Ramdam niya ang nasaktan at nagmamakaawang tingin ni Heather sa likuran niya. Ang dalawang mata na iyon ay parang matalas na espada, tumutusok sa katawan ni Blake. Kalmado ang tono ni Blake. "Umalis sa yin yang. Miyembro ka pa rin ng pamilya Sage at ama ni Heather. Binibigyan niya ng paraan si Soren." Gayunpaman, ang maputlang mukha ni Soren ay dumudugo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Ngumiti siya ng mahina at tumangala kay Blake gamit ang malalalim na mata. Paus niyang sinabi, "Kapag pumasok ka sa yin yang, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang landas ng iyong nakaraang buhay ay magiging alabok. Walang babalikan. Mayroon akong pardon order sa aking kamay. Maliban sa pagtataksil, ang iba pang nagawa mo ay mapapatawad." Tumingin si Blake kay Soren, umaasang aalis siya sa yin yang entity. "Gawin mo na lang," sabi ni Soren sa mahinang boses.
Any last wishes? Tanong ni Blake. Hindi. Sagot ni Soren. Ang malutong na sagot ay lalong nagpapukaw sa hangarin ng pagpatay kay Blake. Ang Soren na nasa harapan niya ay hindi na si Uncle Sage na naalala ni Blake noong bata pa siya. Binigyan siya ni Blake ng daan palabas. Pero anong ginawa ni Soren? Mas pipiliin niya ang isang dead end kaysa iwan ang yin yang. Ngayong malapit na siyang mamatay, wala na siyang huling hiling. Hindi ba niya pamilya sina Lola Sage at Heather? Napakawalang puso ng taong ito. Siya ay lubhang makasarili. Gusto talaga siyang patayin ni Blake. Pero hindi niya magawa. Lahat ng tao sa mundo ay kayang patayin si Soren. Si Blake lang ang hindi makakagawa. Dahil iyon sa babaeng nasa likod niya. Hinawakan ni Blake ang espada sa kaliwang kamay. Ang sword she ay parang kulog habang dama po ito sa pader sa likod ni Soren. Boom! Ang 3 metrong taas na pader ay agad na nahati sa dalawa. Tumagos ang talim sa dingding. Si Soren ay ganap na hindi nasaktan. Sinuot ni Blake ang kanyang espada at tumalikod para umalis. Malamig niyang sinabi, mula ngayon, patay na si Yin Yang Soren Sage. Ang taong pumatay sa kanya sa lugar ay si Blake Darby ng Hilagang Hukbo. Opo, Ginoo. Si Steve Xavier at ang iba pa ay umuko at kinuyam ang kanilang mga kamay bilang tugon. Naunawaan ang lahat ng mga miyembro ng pangunahing pangkat ng Preston kung ano ang ibig sabihin nito. Binigyan ni Blake si Soren ng paraan palabas. Kung may anumang problema sa hinaharap, pananagutan ito ni Blake. Susunod, nawala si Blake mula sa pangunahing koponan ng Preston sa isang iglap. Walang nakaintindi kung bakit, kasama sina Lola Sage at Heather. Umalis siya ng walang palam. Gayunpaman, walang sinisi si Blake sa kanyang kawalan ng kagandahang asal. Ang pagpayag ni Blake na iligtas si Soren ay ang pinakamalaking pagpapaubaya na mayroon siya para sa pamilyang Sage. Namumula ang mga mata ni Heather habang nakatingin sa ama sa malayo. Nahihirapan siyang bumangon at napahiga palayo sa pangunahing koponan ng Preston. Yung malungkot na likod at malamig na ugali. Bago umalis si Soren, hindi man lang niya nilinggan si Heather. Siya ay kanyang anak. Walang ipinaliwanag si Soren tungkol sa kanyang karanasan sa nakalipas na 10 taon, na parabang lahat ng bagay sa pamilya Sage ay walang kinalaman sa kanya. Ito ay tulad ng sinabi niya. Sa sandaling ang isa ay pumasok sa yin yang, ang nakaraan ay nasa nakaraan. Ang pagsali sa yin yang ay nangangahulugan ng bagong buhay. Sa buhay na ito, naghari ang yin at yang. Ang yin yang ay binansagan na bilang isang kulto ni Blake. Kapag nakalaya na si Blake, siguradong pangungunahan niya ang kanyang mga tropa para patayin ang mga taong yin yang. Papatayin niya silang lahat, walang iwanan na buhay. Sinugod na ni Blake ang River Village. Ngayon, hindi lang si Blake ang papunta sa maliit na nayon na ito. Ang balita ay nakarating na sa kabisera. Katulad ng isang lindol, ginulat nito ang lahat ng mga pangunahing paksayon sa kabisera. Ang punong ministro na nakasuot ng itim na si Barrett Yearwood, na nawala 50 taon na ang nakalilipas, ay buhay pa at nasa nayon. Halos kasabay nito, 1,000 martial artist ang umalis sa kabisera at tumungo sa isang direksyon. Sila ay patungo sa Preston. 1,000 tao ang dumating upang patayin si Barrett. Ang mga makapangyarihang pamilya ay hindi papayag na mabuhay si Barrett. Ang mga aristokratikong pamilya ay hindi papayag na bumalik si Barrett sa kabisera. Ang punong ministrong ito na may itim na damit ay hindi dapat buhay. Sa kabisera ng palasyo, ang hari ay personal na nagbigay ng utos para sa 7 beses na hari, si Cyrus Yanagi, na pamunuan ang 10,000 maharlikang gwardya upang salubungin si Barrett. Ang utos ay salubungin siya pabalik. Ang utos ng pagpatay sa dilim ay patayin ang lahat ng humahadlang sa kanya. Ang ilang mga tao ay determinadong salubungin si Barrett. May mga taong determinadong patayin siya. Ito ang dahilan kung bakit tinataka ni Blake ang balita. Ang kabisera ay isang magulo na lugar. Sa ilalim ng pakikibaka sa kapangyarihan, ang mga hari ay maaaring patayin ng walang tunog. Ang kapangyarihan ng iba't ibang makapangyarihang pamilya sa kabisera ay lumawak ng higit sa 10 beses kumpara sa 50 taon na ang nakalipas. Ang pagkawala ng punong ministro na may itim na damit ang nagbigay daan sa 3 pangunahing entidad, katulad ng mga makapangyarihang pamilya,
mga aristokratikong pamilya, at mga sekta, na makahinga. Ang tatlong pangunahing entidad ay napigilan ng napakatagal. Pagkatapos ng pagkawala ni Barrett, ang mga puwersang ito ay mabilis na umunlad hanggang sa araw na ito. Lumaganap ang kanilang impluensya sa tatlong hukbo, 9 na departamento, at 24 na dibisyon. Malayo ito sa maihahambing niya noon. Ang mga tao mula sa buong bansa ay natipon sa River Village. Personal na dumating si Blake upang makita kung ano ang kakaiba sa maliit na nayo na ito kung kaya't 50 taon nang binabantayan ng punong ministro na may itim na damit ang lugar na ito. Kapansin-pansin ang lokasyon ng River Village. Ang nayon ay suportado ng mga bundok ng Preston. Mayroon lamang ilang daang kabahayan, kaya hindi ito itinuturing na isang malaking nayon. Sa pag-unlad ng infrastruktura sa kanayunan sa nakalipas na mga taon, ang dumi na daan patungo sa nayon ay itinayo din bilang isang semento na kalsada na may pondo ng Estado. Gayunpaman, sa sementong kalsadang ito, talagang nagkaroon ng away sa pagitan ng mga martial artist. Daan-daang bangkay ang nasa kalsadang semento. Lahat sila ay mga martial artist. Ang malalaking kaguluhan na dulot ng mga martial artist at pagsali sa matitinding labanan ay mga krimen sa Kapitolyo. Gayunpaman, ang mga patakaran ng pangkat ng espesyal na operasyon ay matagal nang niyurakan ng ilang martial artist. Katulad ng mga taong yin-yang. Ang mga bangkay sa kalsadang semento ay pawang mga taong yin-yang. Ang mga taong ito ang unang nakaalam na ang punong ministro na may itim na damit ay nagtatago sa River Village. Agad silang nagpadala ng malaking bilang ng mga eksperto. Bakit? Walang nakakaalam. Gayunpaman, ang mga kuko at ngipin ng mga taong yin-yang ay kumalat sa buong bansa. Ipinadala pa nila sina Soren at Harun para pigilan si Blake sa pagtakbo sa River Village. Inihayag nito kung gaano Catecott ang isang bis asterisk actual na tao. Ang ilan sa kanila ay nakakuha ng balita ng mas maaga kaysa kay Blake. Lalo na pagkatapos matanggap ng mga taong yin-yang ang balita, ang kanilang tugon ay magpadala ng mga tao sa Preston upang pigilan si Blake. Hinulaan nila na pupuntahan ni Blake ang punong ministro na may itim na damit, si Barrett. Nagkagulo sa nayon. Sa sementong kalsadang ito, maaaring matapakan ng isang tao ang isang bangkay sa loob ng tatlong hakbang. Unang dumating ang matandang Zito at nakiisa sa labanan. Sino ang kaaway at sino ang kaibigan?